Hi guys! For today's recipe, gagawa tayo ng no-bake at bake sliced bread pizza. So guys, ito yung mga kailangan nating ingredients sa paggawa ng sliced bread pizza. First is meron tayong tomato sauce. Any brand, pwede po, basta tomato sauce. Pineapple tidbits, pero optional po yan kung gusto niyo ng pineapple sa pizza niyo. Meron tayong green bell pepper, optional din kung hindi kayo mahilig sa bell pepper. Meron din tayong ham or hot dog. Pwede. Yung cheese natin guys, pwede kahit yung regular cheese lang kasi mas pinili ko na itong idin at sarap na cheese. Meron tayong sibuyas at ang ating sliced bread, kahit anong brand ang sliced bread, kahit yung mga nasa bakery, pwede po. First step natin, slice muna yung ham ng maliliit na size para madali siyang iprito. Pero yung iba siguro ang ginagawa ay piniprito muna bago yung i-slice. Kasi gagawin natin no bake, kaya dapat luto yung ham na ilalagay natin sa ating pizza. Pagkaluto ng ham natin, set aside nyo lang. Tapos, hiwain nyo na yung sibuyas at saka bell pepper. Slice bread natin, gamit kayo ng rolling pin para ma-flat yung tinapay. Pero kung wala kayong rolling pin, gamit na lang kayo ng malinis na bote para ma-flat yung tinapay. Sa isang circle ng pizza na ginawa ko, 7 pieces na slice bread yung nagamit ko. Pagkatapos nyo ma-flat lahat ng tinapay, prepare na natin yung paglalagyan natin yung ating kawali. So, ito na nga yung mga ingredients na kailangan natin. Kung may gusto po kayong idagdag, pwede naman. Pero kung gusto niyo na mas makakatipid, pwede na yun guys. Next, lagyan natin ng tinapay yung ating kawali. Make sure na walang butas yan para hindi tutuloy yung sauce at hindi maghiwa-hiwalay yung tinapay kapag naluto na natin. Guys, anong ginagawa mo sis? Alam mo ba magsalansa ng tinapay? Kunwari, madali? Pero nahirapan po talaga ako. Una natin ilalagay yung tomato sauce. Make sure na nalagyan lahat ng part ng tinapay para masarap yung kakalabasan ng gagawin natin. Ito na yung madaling part kasi maglalagay ka lang naman dyan lahat ng hiniwa at saka yung prinito mong ham. Ang hirap talaga mag-voice over kapag meron kang anak sa tabi mo na nanonood ng YouTube ngayon
at rinig na rinig sa background. Nakaka-stress. Next is pineapple. Cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Legit yun guys, dahil ang dami kong nakain kanina. Pagkatapos natin lalagyan ng cheese, pwede nyo na siyang isalang sa sobrang hinang apoy lang. Take note guys, sobrang hina kasi kapag malakas yan, may tendency na masunog yung ilalim at papait yung tinapay. Next ko namang ginawa ay para naman sa oven. Ganong process pa rin, same procedure. Lagayin ng tomato sauce, ham, prinitong na lang din yung ham para sure ako naluto yung ham. Pineapple, bell pepper, onion, at saka cheese. Ginagawa nyo nga pala ito guys, dapat naka-preheat na yung oven nyo ng 150 degrees Celsius. Lagay na natin ang ating ginawang pizza and bake nyo siya for 10 minutes or depende sa inyo kung gusto nyo ng medyo crunchy or medyo toasted yung crust niya or yung tinapay. Tagalan nyo pa ng another 10 minutes kasi ganun yung ginawa ko. And now, luto na yung sa kawali natin. Ito na yung finished product natin. Ito yung binake natin. Medyo may konting pagkakaiba sila pero same lang din naman yung lasa nila. And buti na lang bumili ako ng pizza slicer. Nag-iisip ko yun ng pang-merienda guys, magandang merienda to. Masarap na, mura na at masarap pa. Lalo ngayong quarantine, kailangan natin mag-invento ng kung ano-ano. Dahil lagi tayong nasa bahay. And titikman na natin. Kita nyo naman, nag-melt ang ating cheese. At dyan nagtatapos ang ating recipe for today. Thank you for watching!